Sit down. Tingnan nga natin kung sino mabait. And I'm going to tell you a story. Gusto niyo ba makinig ng kwento? Oh, sige, sabihin mo sa katabi mo. Tahimik. Makinig ka. O, ng kwento. Okay? I'm going to tell you a story of three trees. Tatlo puno. Ano nakikita niyo? Tatlo puno. Let's count. Okay. Kagaya niyo mga bata, meron mga pangarap, may plano ang tatlong punong ito. Tingnan natin yung unang puno kung anong kanyang plano. Ang plano sa unang punong yon, ang sabi niya, pag ako pinutol, sabi ganun niya, I want to hold treasure. Gusto ko lalagyan ako na gagawin akong treasure chest na mayroong mga gold, silver, precious stones at ito'y magiging mayaman. Tapos, yung pangalawa naman ay, okay, this tree, this little tree wanted to be Cebu, na doon titira ay doon sasakay mga kings, princess, and princesses. Okay, yung mga hari, prinsipe, mga reyna, at mga prinsesa. Okay, tignan natin ang pangatlo. The third tree. Sabi ganun niya, yung una, yung pangatlo. Okay, pema niya. Okay, ang sabi ng pangatlo, I don't want to leave the mountain. Kasi gusto ko, pag mayroong naninigaw, ang gagawin ko ay ituturo ko doon yung mga branches ko, ituturo ko yung right direction at hindi siya maliligaw. Tingnan natin, natupad kaya yung mga pangarap ng tatlong puno? Sino nagsasabi? Natupad! Eh sino nagsasabi? I'm going to be a treasure chest, ang sabi niya. And then, kinat na siya. Tapos, tingnan natin later, sabi niya, hoy, how come that I was made as a box for feeding the animals, ang sabi niya. Instead na ako maging treasure chest, ako'y ginawa lang ng isang maliit na box. But later on, kaya may deal. Yan ang sabi niya, anak, at inilagay dito sa tray na ito na ginawa isang box. At ang pinakamahalagang treasure, ito ay si Jesus Christ when he was born on a manger. And then the second tree, what happened kaya? Gusto mo na lang, yung fishing boat na yun, sabi niyo? Ay, ano na kamagin ko sa fishing boat? Fish! Very good! Yung fish, anong amoy ng fish? Mga fish? Boat na yun, at ang sabi niya, peace be still. At ano nangyari? Sabi noong tree na naging fishing boat, ay ano? Sabi niya, si Jesus ang binamit ako upang magumawa ng himala si Jesus sa aking buhay. Kaya na natawa niya yung Jesus. And then what happens to the third tree? Sabi niya, mananatili siya? Ano gagawin niya sa mountain? Ituturo niya yung mga nawawala ng mga tao, yung mga nangangaso doon sa right direction para sila maligaw. So here in Jeremiah chapter 29, that is the scripture, the word of God. It says here in the word of God, in Jeremiah 29:11, sige, all of us will read. Sino lang ang makabasa? Oh yes, okay, let's read this together. Ready, go! Jeremiah 29:11. Pati po mga parents, sige, lahat tayo, ready, go! Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declare.
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Okay, there are three things that I want to ask by the Junior Kinder BKS with the song Butterfly. Gio Charles A. Gabriel, most helpful.